Paps, good morning. It's your boy Winchester. And all right, so today palit tayo ng collar gasket. Oil pan collar gasket dito sa may tapat ng Robinson's Metro East, and then diretso change oil na rin 'yon kasi syempre ibababa yung oil pan. Ayun, so ready naman na tayo sa pyesa. Ito 'yon. So ito yung langis natin. Total quarts 10W40, 3 liters, and then yung oil filter natin, and then ito yung collar gasket natin para sa ating Ford Lynx. Ayan, so same lang siya ng Mazda 323. Ayan, ito yung part number, mga paps. Screenshot nyo na lang. Ayan, so ngayon tamang painit lang ng engine, and diretso na ako dun sa Caltex gas station along Marcos Highway. Ayan, so medyo umulan, mga paps. And so long time no vlog tayo, so kailangan natin ng updates, and then kasi kaya kailangan ko ng palitan yung collar gasket, kasi akala ko dati doon lang talaga siya nagmumula sa camshaft and crankshaft seal yung nagli-leak. So naayos yun, nawala yun, meron pa rin siyang leak na konti doon sa oil pan. So yun nga yung papalitan natin ngayon na collar gasket. Ayun. So mga paps, let's go. Alright, so mga paps, andito na tayo sa may Masinag area. Ayun pa rin, syempre Marcos Highway. And hindi ako makapag-video nung travel kasi wala akong gamit. Wala akong cellphone holder. So eto, ganito. So after nito, biyahe na tayo diretso ng Caltex. Malapit na tayo, mga paps. Ayan, so naka-go na. Drive muna ako. Alright, so mga paps, galing tayo ng Caltex, Shell, at saka Petron. So yun, sa Caltex kasi merong nakaangat na sasakyan, so hindi magagawa. Sabi naman ni Kuya dun sa Caltex, napakahirap naman kung gagapangin nga. Mas maganda kung nakataas. Ayun. Eh kasi yung Elantra na naka-lift dun sa Caltex, 3 days na walang makitang axle outer. Ayun. So punta ako ng Shell dun sa katabi, hindi raw kayang gawin. So lipat ako dito sa katabi rin na Petron, hindi rin daw kayang gawin. At yung chief mechanic nila, hindi pa rin daw nakakapagbaklas. So lipat tayo dun sa kabilang Petron, along Marcos Highway pa rin, na side going Antipolo naman. So biyahe muna ako, mga paps. Alright, ayan mga paps, andito ako sa Shell along Marcos Highway, yung katapat ng, or malapit sa ano, malapit dito sa may Sogo. Ayun, malapit din dito kay parang June Atok. Dito yun eh, yung village. Alright, so dito tinanggap nila yung ipapapalit natin or ipapagawa natin. So yung labor niya is 1,500. So goods na rin yun kasi merong mga nagpapalit na 1,200 daw yung labor. Eh, kaysa naman sa umikot pa ako nung umikot, sayang naman yung gasolina. So dito na ako magstay, at dito ko na ipapapalit yung collar gasket natin. So bale, Caltex, Shell, Petron, tapos Petron ulit. Apat na gasoline station yung pinuntahan ko, pang-apat yung nandito sa kabila na Petron. And then dito ako nag-end up dito sa Shell na to, at dito sila, gumagawa raw sila nun, nag-replace sila. And then sabi ni ate, kumakain lang daw sila yung mga mekaniko. And then yun, diretso change oil na rin yung mga paps. And ngayon mamaya i-document natin kung paano nila papalitan yung collar gasket natin dito sa ating Ford Lynx. So balik ako kayo, mga paps. Alright, ayan ang mga paps, binabaklas na nila Kuya yung muffler. Ito galing dun sa itong headers, kasi pag binaklas yan, kailangan tanggalin yung crankcase ba yung tawag doon, tapos
Dinrain na rin yung langis kasi kasabay na change oil. Ayun. So buti na lang na itaas. Nasilip ko na rin yung ano, yung big bushing natin dito. So palitin na rin siya. Kaya pala kumakalog na siya. So not bad for ilang years din sa akin to. 2 years. Bumigay yung big bushing. Tapos ayun nga. Ano naman siya eh. Long drive ko siya nagagamit. Ayun. So pali kailangan kong magpalit ng kabilaan na swing arm. So yun yung papapalit ko next time. So hintayin lang natin sila kuya. Check natin na yung ginagawa nilang pagbabaklas. Alright, so dito sa Shell Along Marcos Highway, malapit sa basta malapit siya sa Ligaya dito. 650 daw yung labor ng isang swing arm. So bali dalawa, 1-3 yung labor. So mga paps, kung malapit kayo dito, pwede kayo dito ang magpapalit ng swing arm nyo. Ayan. Alright, so ito yung part na nililinis na nila yung oil pan. Tinanggal yung mga lumang beta gray na nakalagay dun sa palibot. Ayun. So wala talaga palang oil pan gasket ang Ford Lynx. Bali, collar gasket talaga. Ayun lang. And ayun nga pala, shoutout kay paring June. Kasi kulang yung beta gray ko. Buti na lang, nandyan siya sa malapit. At may nabili ako sa kanya. Ayun lang, kahit medyo busy talagang ayun, naabala pa rin natin siya. Dito sa part naman ito mga paps, nililinis na nila yung oil pan. Tinatanggal yung mga lumang nakadikit na beta gray para swabing-swabing mamaya kapag nilagyan. Ayun, meron din silang pinanglinis na gasolina. Yan, steel brush ginamitan para talagang lahat mawatanggal. Ayan mga paps, dito sa part na to, tapos nang lagyan ng beta gray yung palibot ng oil pan gasket. So ngayon nilalagyan ni kuya ng beta gray yung collar gasket natin, tapos ididikit niya dun sa pinakang kanal ng pinagdidikitan ng oil pan para pag ikinapit mamaya, swabing swabe. Ayan, so yun, nilagyan niya din ng beta gray yung part na yun dun sa may magkabilang dulo na pagkakapitan ng collar gasket. Ayan. So, okay naman. Pulido naman silang gumawa. After nila linisin yung oil pan gasket ng gasolina, hinugasan ng tubig, tapos
nilinis ang may sabon, tapos pinatuyuan, pinahanginan ng ano, galing sa compressor yung hangin. Kaya siguradong to yung tuyo at wala naman tubig. So ayan, pinifit na ni Kuya doon sa may kanal yung color gasket natin na meron ng beta gray. Okay naman sila, magaling, magandang gumawa, pulido. Tapos they make sure na okay yung pagkakasalpak, pagkakakabit. Kumbaga sa madali sabi, talagang magaling yung gawa nila, pulido. Yan, talagang nagtutulong silang dalawa ni Kuya nung kinabit nila yan. At saka nagpapalitan sila ng ano yan eh, ng kumbaga parang tanungan, kuro-kuro, parang ganun. Nga lang. So medyo pricey ng bahagya yung nangyaring gastos dito, pero solid naman. At saka sulit na sulit dahil ayun nga, wala nang tagas, wala nang oil leaks talaga sa ilalim. Tuyo na yung ilalim ng oil pan gasket ko. So wala na akong ano, wala na akong agam-agam or ipag-aalala kapag maglo-long drive ako. Ayun. So sulit naman. Ayan. So malapit lang to guys sa ano, sa may Ayala Feliz. Kung galing ko ba, mauuna to bandang kanan. Kung galing ka naman ng Antipolo, Cogio, mag-U-turn ka, nasa kabilang side pa rin siya, bandang kanan. Ayun, so change oil time naman. 3 litro ng total quartz, 7,000, 10W40. Ayun. Yung viscosity ng langis ko. Yan yung gamit ko ever since na maka-order ako kay paring June noon. Ayun, napakaganda naman, okay na okay. Every 5,000 kilometers ako nagpapalit ng langis or 6 months. Bali, kung alin man yung mauna, 6 months or 5,000 kilometers. Kaya ayun nga, medyo maganda pa rin talaga yung kulay ng makina ko nung binuksan yung ano, valve cover ng engine ko. Yun. Sa ano naman, maganda yung performance ng ano, total quartz na engine oil para sa akin. Ubusin. Alright mga paps, hanggang dito na lang yung vlog na to. Dito sa ginawa kong content ng pagpapalit ng color gasket sa aking Ford Lynx and change oil na rin. Ayun, maraming salamat sa panonood. And again, don't forget to like, comment, and subscribe. Suporta mga kaflip. Maraming salamat. And God bless.